Okay, so hello po sa lahat, Jeffrey Perez po ulit. And ngayon ang pag-uusapan naman po natin, no, yung topic na how to do SWA. Okay, no? So actually ang titles po talaga ng mga training na to is what is MLM, how to do MLM, and why MLM, no? Pero since I'm doing this specifically for SWA, no, pinalitan ko lang yung word na MLM, no? Actually this is deeper understanding of our business, di ba? Pero one thing na gusto kong i-share ho sa inyo, whenever I do this training, no, whenever I prepare this training, actually wala ho akong script, wala din akong kahit anong notes, no? Kasi ang tawag ko sa ganitong klaseng training is flip-top version, no? I'm sure most of you don't know flip-top, pero para sa mga nakakalam, magigets na nila, no? When you say flip-top kasi, it's actually a freestyle, no? Freestyle mode of delivering something, no? So, yun lang gusto kong share sa inyo na attribute or attitude, no? You need to learn this business the way you wanted to learn it, no? Hindi yung parang pag-aaralan mo yung negosyo to na parang magpe-prepare ka sa isang exam, okay? Kasi guys, ito kasi ginagawa natin, this will be our bread and butter, this will be our life business, this will change our life, so this will affect our life. So this is not something na kailangan mo lang ipasa or kailangan mo lang malampasan, no? Kailangan mong i-internalize talaga yung mga information na matutunan mo dito, kasi magagamit mo to on your everyday lives, no? Ako ho, ito, akala ko na siyang ibagsak kahit nasa ano ako, kahit may biglaang training, kahit nasa bus ako, di ba? Kasi nga, in-internalize ko na, no? Another thing, no, in internalizing trainings, no, number one tip na pinakamaganda po is repetition, no? Repetition is mother of all learnings, no? So, ako eh, siguro mga, kaya ako to kabisado na, kasi siguro mga 50 to 100 times ko na kasi narinig to, no, paulit-ulit, no? So, medyo, I just created my own version, kaya talagang, kumbaga, this is me, na sinishare ko yung sarili kong proven strategy, no? So, yun, let's do this. How to do SWA, no? Siguro, marami sa inyong tataka, bakit tayo nasa whiteboard, no? Nasa glassboard, no? When you say how to do SWA, how, di ba? Since online marketing tayo, supposedly, dapat siguro nasa computer tayo, no? Pero this time, hindi ko po siya explain sa inyo na computer, no? Ako kasi, I've been in the network marketing business, no? For almost 5 years na, no? I've been online marketing for almost 5 years na. And, natry ko na ho, burahin ko lang, no? Natry ko na halos lahat ng marketing strategies, online marketing strategies sa internet, no? So the question is, ano yung pwede kong i-share sa inyo na effective, di ba? I've been doing this business and I have done many trial and errors, no? Ang dami ko nang sayang na oras focusing on some strategies na hindi naman talaga gumagana. So ano yung strategy na pwede kong ituro sa inyo na talagang I assure you that it will be effective in eternally, and parang habang buhay siya magiging effective, di ba? Kasi I've conducted trainings before, no? Nag-training po ako how to create websites, how to create your list, lead generation, ganyan-ganyan, automatic tagging, etc., ganyan-ganyan, automation. The thing is, hindi siya forever, eh. Kasi nung one time, di ba, tuturo ka ng isang strategy, then one day you wake up, nag-iba na yung tiyo ng Facebook, no? Nag-market ako way, way back before, wala pa akong timeline, no? Then, ang ganda-ganda ng strategy ko, no? Akala ko talaga sobrang effective niya, nag-automatic tagging ako, ganyan-ganyan. Then one day I woke up, iba na yung tiyo ng Facebook. Sabi ko, paano yung strategy ko, no? So, hindi siya forever. And one thing na talaga pinaka-challenge ako, no? Sabi ko sa sarili ko, I challenge myself. Gusto ko turuan yung nanay ko na mag-online marketing. So, nanay ko,
almost technically hindi pa ho siya nakakahawak ng computer. No? So, how can I train my mother? No? Pwede ko man turuan yung nanay ko mag-vlog. Okay, turuan ko siya gumawa ng turuan ko siya mag-Facebook marketing, no? Yung babudgetin mo per day, ganyan-ganyan. Kaya ko yung turuan yung nanay ko, no? Siguro, abutin ako ng 10 taon, hindi pa niya nagigets ko ang sinasabi ko. That's why, I invented the formula kung saan ito po, forever na maglalast. And ito, pwede ho dito kahit sino. Kahit ho lola na, kahit pa pamangkin ko na 14 years old, kaya hong gawin to. Basta, makuha lang niya yung konsepto. No? So, ito na, share ko na. Ang tawag ko sa marketing strategy na to is Kiss marketing, no? So, ngayon, tuturuan ko ho kayo paano mag-kiss. Medyo interesting, no? Actually, pag ito ho, training na to, sinishare ko ho in live, no? Live, with live people, no? Medyo interactive, no? Naghihiyawan yung mga tao. Sabi na, talaga ito na mo yung mag-kiss, no? Sino ba dito yung naka-experience na ng kiss? Siyempre, di ba? Usually, pag medyo mga bata-bata, di ba? Kinikilig-kilig pa yan. Pag medyo, ano na, yung mga pamilya na medyo tumataas-taas yung kilay, ganyan-ganyan, no? So, pero seryoso ako dito. I will teach you how to kiss, no? And the secret in succeeding in this business, no? Specifically, network marketing. You must be a good kisser. If you don't know how to kiss, most likely you will fail, no? Kasi, the more you complicate, the more you complicate stuff, the more you plan to fail. Okay? Basa ba? So, napinubahan natin. Okay, wait. Okay. The more you complicate stuff, the more you plan to fail. No? May ibig sabihin ng Jeff. Kaya ako ba, we need to improve ourselves. We need to widen our understanding. Diba? Kala ko ba kailangan laliman pa. Pero bakit? Why you complicate stuff? Siyempre, pag marami ka natutunan, mas lalo ka naging komplikado. Pero bakit mo sinasabi, Jeff, the more you complicate stuff, the more you plan to fail. No? Yun mo talaga ang reality dito sa business na to. It doesn't matter kung gano'ng kakagaling, di ba? So, the more you complicate stuff, the more you plan to fail. Marami ho dyan, magaling ho, sobrang galing. Marami ho dyan, nagbibigay ng mga marketing strategies na sobrang komplikado. Magbablog ka, ganyan, etc., etc. Diba? If you actually take a look at this, no? Our business is network marketing. Tama? Our business is network marketing. Pero bakit? Bakit to? Simple lang ho yan. Marketing. No? We will market a certain product or services. No? Certain product or service. Pero bakit? Minsan ho, wala pa ho akong nakita kahit isa na nag-top earner na graduate ng marketing. No? Bakit wala akong masyadong makita na top earner na graduate ng business administration? No? I'm not sure. Hindi ako nakapunta sa lahat ng companies, pero wala pa ako talaga makikita. Wala akong nakikita masyadong nagsasucceed sa networking na graduate ng MASCOM. No? Wala. Bihira-bihira din yung mga graduate ng IT. No? Meron siguro mga making parang medyo okay, pero bakit ang ating industry is network marketing, pero bakit hindi kaya yung mga
top notchers ng mga courses na yan, ng mga top earner dito. Bakit hindi yung mga cum laude na mga yan, yung mga summa cum laude, yung mga magna cum laude ng mga courses na yan? Imagine mo, if you're mass cum graduate, no, with flying honors, kayang-kaya mong gawin itong ginagawa ko. Kayang-kaya mo, siguro, 10 times better ka magsalita, magaling magsalita sa akin, kayang-kaya mong gawin to. Pero bakit bihira ako? Diba? I'll explain to you later, no? Sa business ko kasi natin, nabura ko, no? Pero most likely ho, sa business na to, ang lagi hong nag, top earner dito, sino-sino? Nating jeepney driver. Nating tricycle driver. Nating cigarette vendor. Diba? Mayroon pang basurero. Ay, huwag naman, masyado nang ano yan. Mayroon tambay. Diba? Mayroon call center agent. Mayroon OFW. Bakit sila ho? Bakit ito usually yung talagang top earner, mga top 10. Yung kumikita ko ng mga 10 million, 15, 20 million. Diba? Bakit sila yung mga top earner? Ba't hindi yung mga top notchers ng mga courses na bangit ko kanina? Pero believe me guys, I've met a lot of top earners in this industry. Isa lang ho, meron sila. Lahat ho sila. Alam tong strategy na to. Yes po. And I am a proven, I can testify that if you know this strategy, KISS marketing, you can know every marketing strategy, pero pag hindi ka marunong mag-KISS, hindi ka mag-succeed sa business na to. No? Lahat ho nang naging top earners sila, the people, mga ganyan-ganyan, KISS marketing. No? Ano yung KISS marketing? Explain ko na. Ito na talaga yung ano. Ito pala yung sikreto. Grabe. Yung siya, KISS marketing stands for keep it simple strategy. Yan po ang strategy na kailangan po dito sa networking. Keep it simple strategy. No? I will explain to you how you will do this. Diba? Yung technical na gagawin mo. Ako, technical person ako. Hindi lang akong basta motivational. I-explain ko sa'yo on how the real method of KISS marketing. No? Pero ito, secret lang ho natin. Diba? Ngayon, pag may nakikita ho tayo dito, no? Ito, maganda kasi I'm giving you exclusive privilege here. Kayo lang, yung mga may access lang ho sa membership site na to, ang makakabasa nito at makaka-analyze itong KISS marketing ko. Secret lang ho natin. Huwag niyo hong i-share sa iba. Diba? So the next time you see a marketer and nagmamagaling siya, I know, I have a blog, diba? I have value, I'm delivering value, I have attraction marketing, and etc. etc. Diba? We will have, at the back of our minds, mayroon nakangiti tayo. Sige. Diba? Go mo lang yan. Pero we know the secret. It's KISS marketing. No? Keep it simple strategy. Networking ho kasi, hindi ho importante kung gano'ng kakagaling. That's why nga sinabi ko sa inyo, yung mga nagsasucceed, yung mga underqualified. Yung mga overqualified, hindi yung mga nagsasucceed. Kasi nga, they make it complicated. Di ba? For example, this is you. Sobrang galing mo. No matter how great you are, the question is, can you make your downlines as great as you? Di ba? That's why I challenge myself. Sabi ko nga, paano kung gusto ko, challenge nanay ko, dito, pamangkin ko. This is 14 years old. This is 48 years old. These two guys totally doesn't know any kind of, doesn't know how to navigate the internet, no? Alam lang ito, puro laro lang, puro mga Minecraft, ganyan-ganyan. Ito naman, pag mag-type yan, no? Pero with this method, I can make these two people, I can make anyone, no? Any amateur to do online marketing the effective, the most effective way, no?
So the video will stop. So I will pause muna para tuloy-tuloy ho tayo, and then I will explain case marketing. Okay, we're back, no? So explain ko na ho yung case marketing, no? When you say case marketing, pinaka-importante, keep it simple. Marketing. I want to teach people how to maximize their FB accounts. To 5,000 friends. Okay? Yan ho ang gusto kong ituro muna sa lahat ng mga nag-enroll dito sa strategy, sa training session ko na to, how to maximize your FB accounts into 5,000 friends using kiss marketing, no? Kasi sabi ko, dito ho kasi sa business na to, hindi ho importante kung gaano ka kasipag, gaano ka galing, kapag ho maliit ang network mo, it's like walang patutunguhan yung negosyo mo. Okay? Bakit ko nasabi yan? For example, bakit ganang na-plan? Ang sipag-sipag ko, araw-araw ako nagpo-post. Di na ako natulog, araw-araw ako nagpo-post. Pero wala pa rin sumasali sa akin. Tinan ako yung friends niya. Ilan mga friends mo? 250, sir. 250 lang po eh. Oh. Simula nung sumali ka sa SOA, hanggang sa ngayon, ilang gano'ng katagal na? Mga 3 months na ho eh. Ilan friends mo nung sumali ka? Siguro mga 250 po. So, hindi man lang nadagdagan yung friends list niya, pero araw-araw siya nagpo-post. No? So, ngayon, sabihin na, the same person, no? Hindi niya alam kung yung mga yun ba ay active pa ba sa Facebook, di ba? That's why I would like to teach every person who enrolls in this training series how to maximize your FB accounts to 5,000 friends. Ako ho, nung sumali ako sa Facebook, sa SWA, I have 350 Facebook friends. Okay? Now, I have 10 accounts. Lahat ho yan, almost lahat yan, 5,000 friends. Yun ho ang secret. Diba? Kailangan ho dyan, malaki ho, pinapalaki mo yung network mo. Kailangan maraming nakakakita ng mga ipopost mo. And I will teach you how to market online using a whiteboard, no? Diba? Kasi sabi ko nga, I want to teach people, my mother and my pamangkin, diba, how to market online. Kung gagawin lang sa PC yun, baka antokin lang yun or maguluhan yun. So in-explain ko yan sa bond paper or sa whiteboard, no? So how to do this? Kapag nagpo-post ba tayo, diba, usually paano mag-post ng ad sa SWA? Usually status. Join me. Join my business. Referral link. Effective ba yan? Meron kayong sasali sa'yo dyan, no? Join my business referral link. No? Wala akong masali dyan. Malik ko ba kung anong link yan? Baka virus pa yan, di ba? Yun yung mga... Ang dami ko... Minsan natatawa ko tayo dito sa ganitong klase, pero ang dami yung members ng SWA, members ng business na ganito, ganyan ako ginagawa, hindi alam yung ginagawa, no? So ngayon nga pala, no, I'm not saying na I will not demonstrate to you yung inside na desktop, no. I'm explaining to you the case concept. Kapag nakuha niyo yung concept na to, nakuha niyo yung konsepto ng strategy na to, you can apply this anytime you like. Hindi siya nag-e-expire, no? Kasi ano to eh, para siyang anatomy of marketing, no? Pag nakuha mo yung anatomy ng marketing, you can apply this in any kind of marketing, diba? So ganito ho, secret, in order for you to maximize your friends, we will use the power of leverage. Power of leverage. For example, we will post a simple Facebook post, no? Ano ba usually yung pinapost natin sa SWA? Picture. Diba? Picture. Hawak na
pera. Di ba? So, for example, logo ng SWA. So, may mga e-books dyan. Diba? Any kind of SWA picture, no? I will provide to you a gallery of pictures in this membership site. Mamimili na lang ho kayo lang kung anong i-share nyo. Pero ang pinaka-importante ho, ang pinaka-importante dito is yung description. Description. Pinaka-importante ho yung effective description. Tandaan natin, effective description. Diba? Kahit anong gaganda pang picture niya yan, kung hindi ho effective ang description, bali wala ho. Okay? So, ganito, this is one of my pinaka-effective na description in every marketing photo. It doesn't matter. Pwedeng photo, pwedeng video. Okay? So, ito ho ang pinaka-effective ko. No? I'm looking for individuals who wants to earn 15,000 to 25,000 pesos using Facebook. Okay, nababasa ko ba? No? Qualifications. Must know how to post, tag, comment, share using Facebook. Okay? Medyo mahaba ako yan, pero dito ko na ipopost sa gilid. Para makita nyo. No? Okay? So, this is the continuation. Follow the steps to qualify. Okay? Follow the steps to qualify. Step 1. Step 1, add me as a friend. Okay? Step 2, share the status step 3 suggest at least 10 friends to me. Step 4, dalawa. Tag 10 people on this photo. Okay? Step 5. Send me a PM saying I'm done and I'm interested. Okay? Kayo na ho bahala kung hindi nyo maintindihan, pero you can jot down notes or you can transcribe my voice. No? Transcribe my voice. Nakita ko ba ako? Okay? So, ito ho yung sistema ng Kiss Marketing. Anyone can do this. Diba? All you need to, you can copy, paste these words to your Facebook timeline, Facebook account, diba? So, ano meron dito?
Di ba, mukha lang naman siyang normal na status. Pero ano meron dito? No? Dito, for example, you have 500 friends. Di ba? Ang secret po dito, itong steps na to. Di ba? Dito sa steps na yan, kahit ho, hindi sila sumali sa SWA. Basta makita lang nila, no? Di, meron ho kasi itong tinatawag na appeal, eh. 15,000 to 25,000, no? Yan ho yung acceptable amount ng ordinaryong tao para maniwala sila, no? So, psychologically, ganun ho yan. Napaka appealing ho niyan sa maraming tao kasi nga yan ho yung normal na extra income, no? Mataas na yan sa extra income, realistic siya, no? So they will get interested and they will follow the steps, no? So whether they join SWA or not, napakinabangan mo sila. Bakit? Unang-una, kapag hindi ka pa nila friend, siyempre, ang unang-una, makakakita dyan mga friends mo pa. No? So, they will need to skip step 1. No? Pero, step 2, share this status. So, isi-share nila yung buong status na yan, makikita yung video ng SWA, kaya yung photo ng SWA, sa mismong timeline nila. Diba? So, ano mangyayari? Makikita ngayon ng friends niya, yung status na pinost mo. No? So, pag nakita ng friends nila, babasahin nila yan, makukuha nila yung appeal niyan, they will follow the step. They will add you as a friend. Di ba? Nakukuha niyo yung logic, di ba? After nyan, suggest at least 10 friends to me. No? They will suggest any of their 10 friends, no? To you. Okay? Step 4, tag 10 people in this photo. They will tag. Di ba? And step 5, send me a PM saying, I'm done and I'm interested. Okay? Ginawa ko to sa nanay ko, sa Facebook account ng nanay ko. May, kailan mo ko ng iPad mo, no? May po-post lang akong strategy. May po-post lang akong status. So, nag-type-type akong ganun, nag-post ako ng status, then, binalik ako kinabukasan. Kinabukasan, mayroon siyang, ang friends ko ng nanay ko is 500. Kinabukasan, meron ho siyang 30 friend request. Meron siyang 20 recommendation. Di ba? And meron siyang 5 private message. Kita nyo ho? Di ba? Meron siyang 500 friends. Nung pinost na to on your first, on gabi ho to. Kinabukasan umaga, meron siyang 30 friend request, meron siyang 20 recommendation, meron siyang 5 PM na I'm interested. Di ba? On his first day, wala pang 24 hours. Di ba? So, yun ho. Okay? So, buray mo na to. Guys, if you are familiar with Facebook, no? Kapag ikaw ho ay add ng friends, ang tendency ho, mabablock ka. Diba yun ang tendency? Mabablock ka pag add ka ng add. Lumampas ka lang sa 10, block ka na for 7 days, tapos 15 days, 30 days na. Hanggang sa mablock na yung Facebook account mo. No? So, ang ruling ho ng Facebook, if you add too many friends, you will get blocked from adding anymore. Diba? Pero, wala akong sinabi sa rules na if many people add you as a friend, mababan ka din. Wala ho. So, dito hindi ka mag-a-add. Popost ka lang, mag-aantay ka ng resulta, then, magko-confirm ka lang. Confirm. No? Confirm, no? On his first night, nagkaroon mo siya ng 50 more friends. Kasi, recommendation niya from your nag-follow dito sa steps eh. So, hindi yun actually considered dun sa adding as a friend, no? So, first night pa lang, naging 550 na siya.
The other day, nag-PPM sa akin. Uy, Jeff, ang dami na nag-PPM dito. Pumunta ka sa bahay. Ikaw kumausap. Diba? On the first night, meron mo siyang interesado na lima. Diba? Doon mo nagsisimula. You will do it every day. You will get this kind of, ano, of results. Diba? Yun mo ang pinakamagandang strategy na pwede nyo ibigay sa downline nyo. Diba? Kasi yun yung common nangyayari. No? Pagkasalin ng taong recruit mo, ano hong ginagawa? There are two kinds of uplines. Meron po sobrang complicated. Meron naman talaga walang pakialam. Sobrang complicated. Ma'am, sir, start ka muna ng vlog. After ng vlog mo, aralin mo naman yung Facebook marketing. No? Mag-start ka po ng PayPal mo. Diba? Ganyan-ganyan. Ang gulo. Diba? Pero, meron naman, pagkasalin ng prospect niya, basta sir, mag-recruit ka lang. Excuse me. Ganun lang yung ginagawa, no? So, dito, sensya na, sinisik muna ulit. Ito ho yung tinatawag ko na kiss marketing. Anyone can do this, diba? Anyone can do this. Even my mother, you can even do this to any of your friends' accounts. Sila mismo, pare, pahiram mo ko na account mo, ganyan-ganyan. Diba? Ganon ho ang sikreto. Diba? Kahit simpleng marketing strategy, pero yung anatomy, yung konsepto ho ng marketing, yun ho yung pinaka-importante. No? So, whether you, hindi kita pinipigilan na maging na lumayo ho sa knowledge mo, diba? You can actually learn how to blog, Facebook marketing, pero you need to apply this simple marketing strategy. Keep it simple strategy, no? So, yun ho. Pasensya na, lagi ako tumitingin sa camera kasi nga, I have only 20 minutes mapuputol ho yung video. So, yun lang po, no? I will create live recordings ho dun ho mismo sa computer to show you further marketing strategies. Pero yun, I hope meron ho tayong natutunan dito sa KISS marketing na ina-explain ko, no? This is a proven system na pwede hong gawin ng kahit sino, no? So yun. So this is Jeffrey Perez po, and thank you for watching. We have finished the second part of this training series, which is how. Next po is why MLM naman. Why SWA? Bakit SWA ho ang pinakamaganda? E yun ho pinaka-exciting sa mga ano talagang. At yun ho yung training na kapag na panood mo yun, na kung hindi ka na ho talaga hindi mo na lulubayan tong negosyo to, no? You will eat, you will breathe, you will live this business, no? Kasi talagang ito na ho talaga yung pinakamagandang business. So watch out for it. So let's see again tomorrow.